nakawan sila ng buff, baka this could be a really big snow fast snowball para kay Dino. But let's see. Game number 2, do or die para sa Team Christine. Team Your Gaming, one win away na lang. Team Christine, makaka-repeat ba sila ng comeback nila? I also like the Xbox pick actually for Team Christine. It's an answer to the three Brusco boys ng Team Yuri, the Jawhead, the Grock, and the Cho. Actually, in the Uranus. So, nasagot ng Yuri yung mga kailangan nila masagot. But like what you've said, this is a Ling na isa talaga sa mga one true carries, especially in the meta, no? Ngayon, in current meta. So, kailangan nila sumagot sa tempo. And I think in terms of tempo, Christina nagdidikta ngayon. Sasagot sina paring Yuri. At sina paring Yuri para na vitalize. I think it won't be enough as the Kini damage is just too strong for the Uranus to handle. There you go. Team Yuri Gaming, may bawi. Bilis na, that is not the start that you wanted if you're Team Christine. Pero at least nakadalawang buff na din ang iyong Ling. So the carry of Team Christine is doing good pa naman. Pero as the game extends, mas masasakit din yung damage ni Ling. Pero you know, you brought up a good point kanina nung nagkakas kayo ng rub na parang hindi na mas komportable sa... Hindi na ako masyadong komportable sabihin na malakas yung fall-off dito ni Kimi. Eh. Pero isang ma-fall-off ata dito si Obers. Mahuhuli pa siya. Hinahabol na siya ng Team Christine. Pero madulas ang Cho. Nakatakas pa siya. And yeah, yun nga yung tanong. Will the Kimi still be as effective in the late game pag umabot na nga ito ulit ng 20 minutes or so? I think so. First of all, Kaja, Balir, and Ling, masusunog sila eh. Mababa ang HP nung tatlong hero. So, still, maganda pa rin yung Kimi. Magmamatter siguro to kung again yung Ling hindi makakuha ng kills. He has the Bounty Hunter, which means maghahanap at maghahanap siya dito ng gera. Diba? Kahit ano mangyari, no matter what happens, diba? In English ko lang. Pero, yun. Yun na yun. But again, yung Kimi, hindi pa rin talaga mawawala. Kasi, look at the capability na pwede kang makapush kagad ng tower. Parang times 2 yung bilis mo eh. Sa other marksmen. Diba? Oo. Tsaka dahil na nga na nagsak yung bottom dito ng Team Christine, mas ano, komportable na na yung Team Yuri na mag-invade sila. Pero yung nga, Glorious Pathway, here comes the charge, here comes the team fight. Will they be able to turn this around? Who is going to win this? Minion Queen, taking a lot of damage. Ling, nakuha na nga siya. Nakuha niya ang Kimi. So, takas dito kagad si Ling. Masasandwich dito yung dalawang miyembro. Pero Ash and Jared TC have plans for Limuel. Sabi nila dito, tank ka, ubos ka na. They get to take out the Hylos. So, that's gonna be a 1-for-1 trade. Pero that's gonna be a win for Team Christine kasi yung carry nakuha nila at saka lang, yung tank lang nila nawala. Pero si Ash, masasteal niya ba dito? No, hindi. Kasi si Ling ang nakakuha. Tatakbo na siya. Cyclone Eye. Pero hindi niya masasyko dito si Dino kahit saan kapag gumalabaw. Huli ka pa. Pero yung Team Yuri Gaming, inunan na nila yung pagong. The turtle is gonna go to their hands without a problem. So, at least, nakasecure sila ng isang malaking objective. Yeah. I think yung sinabi ni Ash dito, guys, sasacrifice ko na yung sarili ko. Galawang Harakiri. Harakiri mode. And then, go for the turtle. I think magandang trade pa din, especially if you're running the funnel strategy na kailangan wag lang mamatay yung main core hero nyo. So still, Yuri Gaming, they're still at this. Sila pa rin nagko-control ng tempo. Pumipilit yung Team Christine ng laban, which is, I think, alam nila na yun talaga yung dapat nila gawin. Lumaban na lumaban na lumaban na parang ganyan! Oh! Mabakasakit ang tusok ni Kuya Dino at kailangan nang mag-back ng Team Christine dahil yung rocket won't connect mula kay Yuri Beauty dito. Nag-aabol ba? Mag-aabol ba sila? Ayun na, Pinch Boys! Walang ulti dito si paring Dino pero nag-aabang siya. There you go! Chinook Chak Chenilin yung bato. When Team Christine, bawi agad paring Reptar. Wow, what a turnaround there. Kala na nga natin na yung Team Christine matatalo dun kasi na naging chicken balls na yung ano eh. Yung kaja nila kakatusok ng Ling eh. Pero buhay pa naman yung Team Christine and they were able to turn it around. Once again, an even game, close game.
trade after trade, parang na-download na din yung Team Christine, yung galaw ng Team Yuri Gaming. Mas maganda this time yung response nila na Team Yuri Gaming, kasi nung unang game, grabe yung movement nila, kahit anong mangyari, may response sila, pero parang nalalamangan sila sa objectives eh. So, this time around, Team Christine, naisip nila, we can't let that happen again. Dapat respetuhin natin yung objective-taking powers ng Team Yuri Gaming, kasi may Kimi na nga sila. At saka, yeah, at least every time, maganda yung sagot natin. Taan-taan dito, mukhang mahuli dito. Pero hinahabon na siya ni Limbuel. Ando pa yung Tore. Pero si Timmy, oh my goodness, the Kimi gets taken out there by the Link. Dino, the dinosaur. Grabe! Yung unstoppable force, unstoppable! Si Jan, si Link, pero may depensa ang Team Christine. Grok, ginamit yung block niya para hindi makabalik sa Hylos. Pero ang loss lang mapupunta sa Team Yuri Gaming. Nawala dito si Madam Yuri herself, yung Kimi. Pero nawala na din si Uranus. This Ling, nakakatakot na. 6-0-0 ang score ngayon. Yeah. ML na ML na. ML na ML na si Dino dito. Again, this is what you get in this lineup. Na I agree with you, Reptar, yung sinabi mo na nire-respeto ng Christine yung objective taking ng Team Yuri Gaming. That's why maiintindihan mo kung bakit pumipilit ng clash itong Team Christine. Kasi doon talaga na build yung kanilang lineup. Ang dami nilang AoE damage, ang dami nilang control, why not use it, 'di ba? Why not use it? Plus pag nakakapatay kayo, nakaka-gain kayo ng gold, lalong nag-i-scale si Ling. And if you're gonna think about it, si Yuri Beauty, dalawang beses niya na ginamit yung Purify niya to counter the Link's ultimate. Pero ang problema kasi dyan, pag may yung timing, pwede pa rin siyang mahal. So kailangan, meron pa rin siya ng second skill. Dahil kung wala, mamatay siya. Ito! Oh! Sino namang dito, ladies and gentlemen? Godlike pa din! Si Paring Dino, sumubok na Team Yuri Gaming to get the Serpent, pero hinila pa siya. And the Kaja will take that kill. Meanwhile, may kill na natin Johed, pero nasa baba pala ang tunay na problema. Uranus, si Mr. Ash sa bottom lane. He knows that it's his destiny. Nako, nanguhuli lang siya ng Pokemon doon sa baba. Kuya Reptar, anyari sa Pinas. Hindi ko alam, na wala ako bigla, pero grabe. Wait, what just happened there? Mukhang naka-double kill na naman dito si Link. 8-0-0 na yung score niya dito. Sino makakaw ng buff? Si Minion Queen nakukuha. The Ash, takbo. Magiging Ash na ba? Hindi nyo kaya i-psycho si Dino sa lugar na yan. Alam niya kung saan ka pupunta. Tatalon lang yan sa pader. Tatalon siya sa mukha mo. 900-900 na dito ang Link. At grabe, walang magawa so far right now dito ang Team Yuri Gaming. This Dino, this Link is going absolutely crazy. Naka-berserk is for Yuri na siya. So mas mataas na nga yung crit at saka burst damage niya dito. Team Yuri Gaming, yeah, don't count them out yet. They have the chance to turn this around. Nakita nga natin ano nangyari doon nung nag-umpisa yung bakbakan. Si Tantan actually nakakonect ng isang malaking ever. Pero ang problem, kailangan niya magpakita. Ay! Kasi wala si... Ah, tapos na. Yun na nga. Kakabalik lang natin. Kakasabi mo lang, pare. Bigla na wala nga si Yuri Beauty. Tough, tough game for her. Alam natin paano gumalaw si Yuri. Pero grabe, Dino talaga. Ano siya eh? Tunnel vision. Funnel vision, yeah. Tunnel vision nangyari doon. Boom! That's gonna be another wipeout. Tantan lang na lang. Tantan na lang makakadepensa. Pero isang bato laban sa buong mundo, walang mangyayari sa iyo if this na matalo. This it, game number 3 incoming, kasi Team Christine na paikot nila ang laro. Sabi nga ni Christine kanina, ang paghihiganti ng Abby at mukhang nakaganti na